Sorry, yes, DJ. So mga kapoda, pass muna tayo sa tutorial natin ha. History muna tayo about dito sa pupuntahan natin. So yun na nga, habang nababiyahe tayo, bibigyan ko kayo ng konting kalaman at kukwentuhan ko kayo about dito sa basilika na to. So yun na nga mga kapoda, pagkagaling natin ng Padre Pio, diretso naman tayo sa Basilica of St. Martin de Tours. Pero mas kilala siya sa Taal Basilica kung tawagin siya. So yun na nga mga kapoda, ang Taal Basilica pala ay pinupuntahan ito ng mga deboto at mga turista na pumaparini sa atin at dito sila ay nagsisimba, no? Ito palang basilikang pupuntahan natin na simbahan ay ito pala ang pinakamalaking simbahan sa Pilipinas at sa Asia. Nakatayo ito sa 96 na metro ang haba niya, tapos 45 na metro ang lapad. Ang Taal Basilica ay isang palatandaan na nakatayo sa tuktok ng isang burol at sa gitna ng bayan. Kaporda, ang simbahan pala ito ng basilika ay gawa sa coral stone at adobe. So ito palang simbahan nito, ang unang nagtayo nito ay si Father Diego, Espanya, noong 1575 sa bayan ng San Nicolas. So pagkadating ng 1754, pumutok pala yung bulkan Taal natin, kaya nasira siya ulit. So pagkaputok nun, itinayo ulit siya ng 1755. Nasira ulit ang simbahan nung dumating ang isang lindol nung 1849. Ang construction ng simbahan ngayon ay nagsimula noong 1856 na pinamahalaan ni Architect Lucena Olivera. So yun na nga mga kaporda, malapit na tayo, na-excite na ako makita ang simbahan na to. Ayan. Diyan, may ano diyan eh. May tropa ako diyan eh. San Martin ang feeling ni San. Ay, hindi dito. May handaan daw yung sila sa kalsada eh. Oy, ayaw mo kasi minto ba naman? Baba na ba tayo? Oo, malapit na. Kasi magsasapatos na kami niya. Kasi pa naman siya kung tingin. Ayan, ang Taal, Basilica. Huwag kang ganyan, excited ako daw mapagsapatos. Excited ba? Kaya hinig-hinig pa. Oo, hindi. Heritage na Taal. Ay, ba't naman mo yung board ng Taal? Saan? Ay, so, naman tayo. Andito na naman kami, talagang sinasalubong kami ng ulan. Ang ganda na ito, oh guys. Andito kami sa Basilica ng Taal, di ba? Ang ganda ng simbahan, no? Tingnan nyo yan, di ba? Ang ganda. So, kukunan ko ito mamaya paglabas ko. Magpa-park muna kami, ha? So, nandito tayo ngayon sa simbahan na ang basilika. Nakikita nyo ba? Taas, di ba? So, yun na nga. Iikot ko yung camera ko hanggang sa mahilo-hilo na naman kayo, no? Di ko nakakuhaan ng ibang ng basilika, no, gilid lang. Mamaya kukunan ko ulit yan. So ngayon, pumasok na kami ulit dito sa basilika. Ang entrance nito ay nasa gilid, kaya galing ako do sa gilid, no. Ayun ang harapan niya, no. Ang ganda, di ba? Tapos inikot ko ulit yung camera ko hanggang sa mahilo-hilo kayo, di ba? Pero ang laki ng simbahan na to, kasi nga ito ang pinakamalaking simbahan sa Asia at sa Pilipinas, di ba? Asia at Pilipinas, isa lang ba yun? Aba, malay ko. Yan, inikot ko ulit hanggang sa mahilo-hilo kayo. Ang laki ng mga santo dito. Tapos ang taas-taas talaga ng building na tong building, di ba? Building ng simbahan na to. Nakakamanga. Tapos yan, lakad-lakad tayo muna hanggang doon sa harap, pero na ihilo talaga ako sa aking camera na to. Tsaka nagbablurred-blurred siya, no? So kayo ulit mag-adjust. So yun na nga mga kaporda, habang papalapit ako sa santo na to, o sa Nazareth na to, hindi ko alam kung ano yung aking nararamdaman, hindi ko maipaliwanag kung ano ang aking nararamdaman talaga. Yung kilabot ko na hindi ko malaman kung ano iyon at hindi ko maipaliwanag. So pagkatapos ko nga sa kanya lumapit at nagdasal tayo ng kaunti at inikot ko ulit yung camera ko kasi gandang-ganda ako sa simbahan na to, sobra iba yung dating niya sa akin. So yun na nga, lumabas kami dito sa fish pond na to. Itong fish pond na to, wishing well pala to. So nagwish yung mga bata dyan, tapos syempre nagwish-wish din tayo para kahit paano, diba? So yun na nga, papunta na kami sa sindihan ng kandila kasi yung kandilang binili namin, sisindihan na namin kasi tapos na kaming manalangin doon sa loob ng simbahan, diba? Tapos, pagkatapos namin sindihan yan, pumasok kami ulit sa loob ng simbahan kasi lilipat kami doon sa kabila. Kasi may ititigdan pa kami doon. Tapos yan si mami namin, syempre sinama din namin. Kaya lang, hanggang dyan lang siya kasi may hagdanan din siya nakapunta doon sa may sindihan ng kandila.
So, inikot ko muna yung aking camera. Tinignan ko yung mga santo. Kasi gandang-ganda talaga ako sa mga santo dito. Ang lalaki. Tsaka ang laki talaga ng simbahan na to. Sobrang ganda dito sa loob na to. Alam mo yun. Yung parang ang lakas maka... basta. Hirap explain. Try nyo rin pumunta para maramdaman nyo yung naramdaman ko. Tapos inikot ko ulit yung camera ko. Tapos sinom in, zoom out ko ulit yung camera ko para makita yung mga santo. Kaya lang syempre, kayo pa rin mag-adjust. Alam nyo naman yung camera natin, di ba? Tapos hinarap ko sa mukha ko, hinarap ko sa kanya. Magpipicture ang kala niya, nagpipicture ako. Hindi, nagbibidyo ako. Sabi ko sa kanya, huwag kang pilingera, nagbibidyo ako. Pinalik ko ulit nung sa taas kasi gustong-gusto ko yung itsura ng ano niya, kisame ng simbahan na to. Ang ganda kasi, di ba? Diba? Tapos yung parang lahat ng ano niya may ibig sabihin. Tapos may nadaan na kaming ganyan parang tunnel. Palabas na kami niyan eh. Ang ganda, diba? Tapos yun. So yun na nga. Nandito na ako sa labas. Tinatry ko na makita siya na nakaharap sa akin yung camera. Para makita ko rin sa likod ko, no? Pag nakita. So, kasi gusto ko siya maging background. Kaso mo, hindi pwede. Kasi tsaka hindi ko masyadong maninag. Kasi gawa na, sobrang nakakasulo yung sikat ng araw. Tapos, ang sakit sa mata. So, nilipat ko yung camera ko paharap. Pero, wish ko sana maging background ko siya. Kaya lang, hindi eh. Wala kasi magpipicture sa akin. Wala akong dalang photographer. Diyos ko po, Lord. So, habang busy sila magpicture, ako naman busy din ako magkaikot-ikot ng camera ko hanggang sa mahilo-hilo ulit kayo, diba? Ang ganda na si Banalak. So, itong baba na to na pinutura namin na yan. No, nag-aantay na lang si mami sa amin kasi nagpipictorial pa nga kami. Siyempre, para lagpasin ba yung mga dalaging ding ang pang-Instagram na mga aurahan. So, inaantay na lang namin sila. So, yun na nga. Hindi pa rin namin natapos ikutin to yung iba talaga kasi sarado. Ngayon, pa-uwi na kami. Naplat yung gulong tayo namin. Huwag na kayong tumayo. Walang vulcanizing. So yun na nga, ang sasakyan ni Cinderella natanggal ng gulong. So inayos pa ni Ate Jury. Ano, ginagawa niyo? So yung bahay pala na yan, napinuntahan dito pala natin yan ni Jose Rizal. So ayan yung basilika, no? Hindi masyado makita kasi hindi kaya makita ng phone ko. Or hindi lang ako marunong mag-capture kung paano. Yan ang lugar niya dyan sa gilid, no?